welcome back again to my YouTube channel. At dahil dyan, sabay kami ni Marvin. At nag-i-snow na, tingnan yung ulo ni Marvin, may snow pa sa may buhok. Hala, nag-i-snow na guys. Kung kita nyo ba? Ayun, may mga umaano. Hala, nag-i-snow na. Diyos ko, dahil hindi tayo ready. Hindi nga ako ready. Mag-i-snow. Eh di sana nag-bit ako ng scarf. Mag-i-snow. Chinek mo ba? Mag-i-snow? Ayun guys, sa buhok ko. Hindi pa naman ako nagbasa ng buhok, buti na lang. Bala ko kasi maliligo. Umilis yung bus eh. Snow na. Ano kaya? Check mo nga, matutuloy ba to hanggang mamayang gabi? Check mo, lamig. Lamig daw. Lamig guys. Snow na talaga guys. Nag-i-snow na. Punong-puna yung bus. Oh my god, nandito na kami sa Scarborough Town guys. Sobrang daming tao ngayon. Ano meron ba? Ba, ano ngayon? Ay, Friday! Yung Black Friday, di ba? Okay. Madaming tao sa mall. Mabili ka. Dami. Wow. Bibili ka. Parang tumigil na yung ano, snow. Tumigil ba? Tumigil na ata eh. Sana naman, huwag muna. Hindi pa ako ready. Bebe, may nag-comment pa lang. Gwapo mo daw. Bantayan daw kita. Baka daw makahanap ko ng babae. Ah, bebe. Gwapo naman yan. Kamukha nga daw yan yan. Yung Ibica Sotto. Madami nagsasabi. Nakakapansin. Lalo na nung nasa ano kami. May Ibica Sotto. Seryoso lagi. Antok yan. Alis na daw siya. Bibili kasi siya ng case. Matambasa eh. Ako. Hindi ko na, ano na, bukas pala yung ano ko, yung tubigan ko. Basang-basa ito yung lalim ng bag ko. Tapos nakapatong tong bag ko sa hita ko. Tapos kanina naramdam ko bakit parang ang lamig na. Hindi ko naman pinapansin naman masyado. Tapos pagtingin ko basang-basa na yung hita ko. Diyos ko, dahil. Malakas na yung snow, guys. Baka paglabas ko mamaya, ano na. Mataas na, charing. Sana naman hindi pa. Wala, lakas na nga. May gatas. Power, lumalakas na siya. Kawawa tayo nito mamaya. Napakalamig. Sana mag-stop mamaya, charing. Ayun na yung bus ko. Taas ang sikat ng araw, oh. Lamig. Saan tayo dito tayo? Guys, tumigil na yung snow. False alarm lang pala yun. Ang lamig ng hita ko. Sobrang lamig as in. Eh, nininig pati ako. Ang lamig. Dahil nga, di ba basa guys? Grabe, ang lamig. Dito na naman ako. Mamaya na lang ulit. Hello guys. Nakauwi na ako galing sa trabaho. At nagkain ako ng konti dahil gutom na gutom talaga ako. Tapos kanina. Pakita mo na yung may bumili, pakita mo yung case mo. Ayan, may bagong paso na naman po si Marvin, guys. Yung sobrang tagal na ang huli niyang nagkaroon ng sugat tapos no sulit. Nung dumating uli yung sugat, napakalaki ng paso. Pakita mo yung ano mo, be, yung bagong case mo. Nabili lang niya ng magkano? $10. Ang ganda, oh. Doon niya binili sa parang ano siya, eh, in chic. Doon sa Enchical kulit nga. Ka-video call kasi, si Marvin kanina. Sinesell stock siya ng mga, ano ata yun? Ay, mga, oo, oh, mga AirPods. Ganyan daw. Bait ka usap, bait. May bait nga narinig ko naman kanina. Hindi natuloy yung snow, buti na lang guys. Hindi natuloy kasi hindi pa talaga ako ready. Si Marvin ka-arte ay pahawak yung kanyang cellphone. Ayun yung ano, nagkakaroon ng dumi-dumi daw yung kanyang case. Untukin kita dyan. Ang sakit ng ganito ko. Ito doon sa may tinurok sa akin guys. Dito sa ano. Sobrang sakit niya. Namamaga nga siya eh. Hindi ko alam bakit. Tapos ayun. Tapos sabi nung katrabaho ko, dapat daw hindi daw dito ako. Dito sa ito. Hindi daw ito yung pinaturukan. Dahil ito daw laging puwersa, ito lagi ginagamit. Hindi ko naman ano, kasi sanay ako dito, lagi akong tinuturukan. Ay kanina, hirap na hirap akong magtrabaho, syempre nagbubuhat pa. Tapos napansin niya akong parang nahihirapan, na parang, na ano kasi ako yung parang kita sa mukha ko na parang may masakit.
tinanong niya ako kung okay lang ako. Tapos sinabi ko nagpa-blood test kasi ako, ang sakit. Saka po sabi ko, first time ko magpa-blood test dito. Sabi kong ganun. First time ko rin na-experience yung ganito. Di ba, ba hindi naman nagaganto yung dati ko? Nagpa-medical pa tayo. Baka nabigla din kasi kakaano ko lang. Kasi sinabi ko pa nga kay Marvin kahapon, betuloy ba tayo? Kasi puyat ako, hindi pwede yung tuturo ko ng puyat, ganyan. Tapos, may trabaho pa ako. Inano ko din, baka mamaya medyo sumama pakiramdam ko, ganyan. Mahilo ako sa trabaho, gawa nga na nagpakuha ko ng dugo. Eh, dami pa naman yung kinuha sa aking dugo. Ako'y nabigla. Tapos, ayun. Tapos, yung isa ko namang katrabaho, napansin niya ako, kinuha ko yung walis. Yung kinuha ko yung walis, hawak-hawak ko yung tabi, yung tong kabilang ano ko. Na, kasi, ang hirap eh, hindi ko may ano eh, maitaas, hindi ko may ganyan, no, ganyan. Masakit. Tapos, sabi niya kung okay lang ako. Sabi ko, okay lang naman ako. Tapos, yun. Sabi ko may binigay siyang gamot. Sabi ko nga, nagpa-blood test ako. Para daw pampawala daw. Ano nga yung ba yung gamot? Tylenol. Yun. Yun yung binigay na gamot sa akin. Inumin ko daw para daw mawala yung sakit. Tapos, yun sabi nila sa akin. Ba't di ko daw sinabi agad? Para daw natulungan nila ako. Sabi ko, okay lang. Di kasi ako nagsasabi sa kanila. Basta ako dire-diretso lang ako paggagawa. Pagtatrabaho kanina. Tapos, sabi nila, next time magsabi ka. Sabi nila, may care daw sila sa akin. Kasi nga ako ngayon parang ano nila, anak, bunsong anak daw, ganyan. Kasi nga, ang mga anak nila matatanda sa akin. Yung mga bunsong anak nila. So sabi ko, okay lang ako. Tapos sabi, next time daw, wag na daw ako dito magpapaturok sa side na to. Dito na lang daw. Tapos may sinabi pala sa akin, Ben, na na kailangan daw. Ano, mainit na ano daw, parang sa towel. O hot compress siguro daw ilaga dito sa may parang mabagansa. Meron tayo, di ba, ng parang lalagyan ng tubig na mainit? Yung galing kaila Jessica. Nandito! Nandyan. Oo, nandyan yun. Alam ko, nandito yun sa likod nito. Meron kami nun, yung nilalagyan ng hot water galing kaila Jessica, iniwan nila. Ay, sabi sa akin, nung katrabaho ko, lagyan ko doon ng towel na may mainit na tubig, tapos ilagay ko sa part. Ay, ito guys, sabi na tubig na ito. Tapos kanina, ano nga yung binili mo kanina, be? Tapos pagkadating ko kanina, guys, sabi saan mga cast-work ko, napunta ako sa mall, sobrang dami daw tao. Tapos sabi nila, Black Friday nga daw, madami daw sale ngayon. Nawala ba sa isip ko na ito ata yung pinaka-ano nila, yung sale. Ewan ko, pero sabi nila kasi ngayong araw daw yung pinaka-Black Friday daw. Sabi ko, hindi kami nagpunta ni Mr. Ko. Pero nasa Scarborough Town ako sa baba ng mall. Sobrang daming tao, nagtataka nga ako kanina. Nasa isip ko lang na, kasi... Sabi kasi nila, last week pa daw nag-start yung sale ng Black Friday. Parang ngayon ata yung pinaka-araw na mas madami yung sale ata, ganyan. So, nagtingin nga si Marvin kanina. Nung sabi ko sa kanya, nag-send siya ng kasi bibili nga siyang toothpaste. Hindi kami nakabili ng toothpaste. Naka-sale daw to apat. $6 ata to apat na to. Tapos, ano pa bang binili niyan? Ito. Meron siyang resibo. Ang nagastos niya ngayong araw ay $16. Anong to? Hindi ko maintindihan. Nagbili siya ng yung syrup ng waffle. Yung palang binili nito, saka Colgate. Yun lang pala yung binili ni Marvin. Aray ko. Yun lang binili ni Marvin na naka-sale kanina. Bibili. Tsaka yung bumili rin ata siya nung panglagay sa mukha namin. Na cream kasi paubos na talaga yung moisturizer namin sa mukha. Tapos, nagtingin si Marvin yung sapatos na gustong-gusto niya. Alam niyo ko, kailan pa ba yun? Nung spring pa yon, siguro mga April pa namin tinitingnan yung sapatos sa Aldo. Ang ganda.
na gustong-gusto niya. Pakita ko sa inyo. Ayan, guys. Yan yung gustong-gusto niyang ano, sapatos na nakasale. As in sale talaga. Nasa $100 kasi yun. Hinihintay talaga namin yung mag-sale. Tapos kanina nag-sale. Sabi ko, ba't di mo kinuha? Hindi kasi ako online kanina eh. Nag-iinit ka? Ano yung isang mong binila? Moisturizer? Wala. Ay, ano to? Ito lang? Saka... toothpaste na ano. Ah, yung toothpaste na isa daw. Sumuli pa ako nung ano. Yun pala. May isa siyang toothpaste na binila. Tapos... pinapakuha ko na nga yung sapato. Sabi ko, balikan niya. Sabi, ayaw. $60 $60 na lang siya, guys. Ang ganda ng sapatos, diba? Ayaw niya, sabi niya sa akin. Lagi na lang daw siya. Hmm? Taray. Lagi na lang daw siya. Ako daw, wala daw akong binibili. Sabi ko sa kanya, madami pa akong gamit. Dahil nga, diba, ang dami kong natanggap na ano, mga sapatos. Eh, isa sobrang dami nun, hindi na ako bibili. Di na kailangan bumili eh, siya naman. Sabi ko, kumuha siya. Kasi ngayon lang naman si Marvin bibili ng para sa kanya nung nagbabarko ko siya, hindi yung bumibili. Kung bibili yung second hand pa, bumili ng maleta, gagamitin niya pang barko. Second hand. O yung maleta mo, yung second hand yun. Hindi ah. Hoy, second hand yun, yung huli mong gamit. Hindi. Binili mo yun, sabi mo, doon na sa barko. Hindi, sa labas yun, sa Vietnam yun. Hmm? Kaso $50 lang yun. Oh. $50 lang? Oo, tumagal din naman. Grabe ka. Tapos ano yung laptop niya? Second hand din yun, di ba? Second hand. Pero parang bago pa yun kasi ano. Ilang weeks pala sa ano yun, sa nangyari. Kaya okay lang. Tapos, nako. Wala yung nabili sa kanya, nagbabarko siya. Di nga gumagala eh. Pero one time guys, gumala yan sa Thailand. Tapos may nakita ako sa Facebook ang mga seaman daw, ang anuhan daw nila sa ano, ang pinakapaboritong puntahan ng mga seaman, bababaan, Thailand at Brazil. Tapos naalala ko, oh, sila Marvin lagi nasa Thailand. Tapos one time sabi niya, be, kakain ako. Kasama yung mga third mate. Kain daw sila sa labas. Sarap, sarap ng nakain mo. Ayun, first time niyang kumain nun sa... First time mo kumain nun, lumabas nung that time daw ba? Hindi yan lumalabas, guys. Mas gusto niya lang daw matulog. Matulog, video ko lang kung sino man ang jowa niya that time. Sino yung jowa mo that time? Pag hindi ako yung pass. Pero nung kami ni Marvin, ay naku, guys. Di mo maano pag may data, pag may signal na sila lagi yung tumatawag sa akin. Di ba, be? Pag hindi ako nag-chat, may iba ka na ba? Pag hindi ako nag-chat, sabihin niya, wala ka ng time sa akin. Bebe, miss lang kita. Yun. Oh, dati yon? Ha? Sito kita? Ngayon kasi everyday na kasama eh. Dati lamang lang sabihin, I miss you ngayon. Hindi na ako nakakarinig ng I miss you. Sabihin niya, be, tumalikod ka. Pag kinakausap pala, sabihin niya sa akin, be, tumalikod ka. Ay, Diyos ko, day. Nagsasawa na sa boses ko. Ganun pala pag tumatagal, no? Ay, taray, oh. Ang sarap naman ng gamit nito. Nakatatlo camera. Sanay ka na humawak. Sanay ka na sa malaking screen. Nung una, takot pang gamitin, eh. Yung tipong 3 days na yung iPhone dito, nasa box pa rin. Sabi ko kay Kuya Abby, tumawa. So, yun lang guys, yung share namin ngayong araw, yun lang ganap. Pero sobrang lamig pa rin naman. Magbablog si Marvin bukas, susunduin niya ako sa trabaho. What's up, guys? So, bye-bye guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye!